Isang pangaral o Health and Bible Seminar ang isinagawa sa simbahan ng mga Adventista sa Sariaya, Quezon. Ang nasabing pangaral, pinangunahan ng North Philippine Union at South Central Luzon Conferences Health Ministries Department na matagumpay na umakay sa 8 tao na magpabautismo. Ang kanilang pinagpalang pag-ebanghelyo, balitang may pag-asa ni Flor Dagos. Sa kauna-unahang pagkakataon, nagkaroon ng 5 araw na crusade dito sa church sa bayan ng Sariaya simula nung magkaroon ng simbahan sa pangunguna ni Dr. Jade Hintay, NPUC Health Director at kasama si Pastor Esprey John Figalan, SCLC Health Director, kapwa health leader ng ating denominasyon upang maisagawa ng 6 na araw na crusade sa naturang lugar. Matagumpay na umanin ng 8 kataong tumanggap ng bautismo sa ating Panginoong Hesus na buong sinuportahan ng mga kapatiran at ng distrito ng Sariaya sa loob ng 5 gabing krusada sa isinagawang health seminar ang Timeless Hope Amidst the Storm of Life. Yunin ang naturang krusada na mapalaganap ang mabuting balita ay tunay ngang naisakatuparan upang magiging ganap na iglesia ang Church ng Sariaya at patuloy na hayo upang marating ang bawat sulok ng komunidad sa naturang bayan. Ang gawain na makalangit ay hindi pinapabayaan ng Panginoon. Tayo po ay nagturo mula sa kalusugan at papunta po sa Biblia at nakita natin ang kalakhang mga kaibigan natin sa iba't ibang mga churches na mga kaibigan nating non-Adventist ay talaga pong sila ay napaka interested po na matuto. Sa isinagawang health seminar o gabi-gabing krusada, tinalakay sa unang gabi ang mga paksa tungkol sa kalusugan tulad ng coronary thrombosis, origin of evil, soil-transmitted helminth diseases, state of the dead, signs and symptoms of goiter, signs of the second coming of Jesus, the silent killer, mental health illness, and waterborne diseases. Nawagan ng atin pong tagapagsalita na si Dr. Jade ay marami po ang mga tumayo at tumugon upang tumanggap ng bautismo. Ay magiging masaya at maligaya ang pamilya at anuman ang hamon sa kanilang buhay ay mananatiling matatag para po sa kanilang paglilingkod sa Panginoon. Makalipas ang tanghalian ng Sabado, dinala sa Lutukan Mother Church ang 8 delegates upang sila ay bautismuhan sa pangunguna ni Pastor Figalan. Matapos ang bautismo, inaharap sa kapulungan upang magbigay ng patutuo kung paano nila tinanggap si Jesus at personal na tagapagligtas. Una po, nagpapasalamat po ako dahil tinanggap po ako ni Kristo na nagpabautismo ngayon kasi alam kong ito ang totoong relihiyon na gagabay sa akin. Layuning makapaghatid ng balitang may pag-asa, ako po si Flor Dagos, nag-uulat para sa Hope Today NPUC News.